That in me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Take note the word, sabi ko ng ating Panginoon, in the world, you will have tribulation, beloved brothers and sisters. So we do not expect to have everything easy and comfortable in this present life. Amen. Huwag nating sabihin, dapat maging easy ng lahat. Pero sabi ng ating Panginoon, in the world, dahil tayo pa nandito sa mundo, there is tribulation sa ating lahat, beloved brothers and sisters. So, we must patiently endure hardships and heartaches until Jesus returns. Amen! Amen. Hallelujah! In James, mga kapatid, kung papansinin po natin dito po sa James chapter 5, yung kung binasa ni Brother Toto, meron po siyang ginamit na two words dito with na tumutukoy sa patience. In James chapter 5, verse 7 and verses 7, 8, and 10, it was the word long-tempered, beloved brothers and sisters. And in James chapter 5, verse 11, he uses the words endure and patience. Pagtsatsaga at pagtitiis ang ginamit po niya sa verse 11. Which literally means to remain under and speak of endurance under great stress. Yun po ang dalawang ginamit dito ni Brother James. The long-tempered and sa verse 11, endurance, endure and patience. Beloved brothers and sisters. So patience means to stay put and stand fast when you like to run away. Yun po yung patience. Na parang ayaw mo na, gusto mo nang kumawala, pero nag-stay put ka, yun po yung pong patience na sinasabi. At katulad ng ibinabahagi sa atin ni Brother Oswald, gusto na niyang suntok, gusto na niyang saktan, but he stay calm. Yun po ay tinatawag na patience. Amen. Amen. And sometimes gusto mo nang sabunutan. Sobra ka na. Puno na ang salok. Gusto mo nang magboxing kayo. Pero dahil nandoon, because nakalma, nandoon ang gusto mo na, nandun po yung patience na sinasabi. It means to stay put and stand fast when you'd like to run away. Amen. Amen! So yun po ang ibig sabihin ng patience. Marami pong mga Greek scholars ang nagsasabi ng kapatid. Sabi po nila, yung long-suffering, sabi nila, it refers to patience with respect to persons. Kapag long-suffering, yung sinasabi, it is patience with respect to persons. Yun po, kapag galit ka sa tao, nandun po yung kanilang tawag po doon is long sufferings. Na makikita natin yan sa fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verse 22 to 23. While endurance, sabi po ng Greek scholars, refers to patience with respect to the conditions and situations. Yung po mga circumstansya sa ating buhay, yung po mga biglang na, mga condition sa ating buhay, yun po yung tinatawag na endurance, beloved brothers and sisters. So makikita po natin dito, in James chapter 5, na mayroon pong tatlong ginamit dito ni James, example of patient endurance. Sabi kanina ni Brother Toto, the farmer. Amen! The farmer in, na mababasa natin in chapter 5, verses 7 and 9. Alam niyo po mga kapatid, kung ang tao, if a man is impatient, sabi po ng isang
para pero dito mga kapatid. Pagitaas nga po ang kamay. Amen. Iisa pala ang farmer. So I believe with all my heart at that the farmer, beloved brothers and sisters, ay ito po ay meron po siyang character o meron po siyang attitude na very patient. Why? Dahil kung hindi ka magiging farmer kung wala kang pagtsatsaga, mga kapatid ko sa kay Kristo, kung wala kang pagtitiis. Bakit mga kapatid? Dahil wala pong crops na overnight ay tumunga na. It takes time para pumakanin mo yung itinalim mo, mga kapatid ko kay Kristo. Buti si Sister Rowan, naaanin na niya. Hallelujah. Nagtalim siya, pero ngayon naaanin na niya. Amen. And of course, like the farmers, kapag nagtalim ito, marami pong oras na gugugulin, marami pong buwan, araw, taon na gugugulin para makuha po niya yung kanyang aanihin. Kaya mapagtiis po ang farmer. Pero meron po ako sa pas. Pero meron po minsan, meron po mga magic sa akin na ganun-ganun lang. Yan lang lang. Tweet, tweet, tweet. May bunga na sa pantasya lang po natin nakikita yun, kapatid. Amen. Sa pantasya lang po natin nakikita yun. But in reality, napakahirap po, napakatsaga po ng mga farmers, beloved brothers and sisters. Hallelujah. Praise God. Be the name of God. At hindi lang yan. Kaya po matyaga ang farmer, kaya po mapagtiis ang farmer, dahil hindi rin po niya control ang weather. Sometimes pag natanim siya, kala niya walang pagpagbumagyo, hindi niya na-control, sira ang ani magtatanim na mamuli. Sometimes ang daming ulan, at nagkukos po yun para po mabulok ang kanyang itinanim. Ganun po kahirap o katsaga ang farmer. Sometimes naranasan po namin, nagtanim po kami ng sili, na over po yung tubig niya, namatay yung sili. At ganyan po kahirap ang isang farmer. Kaya ganun na lamang po katsaga ang magsasaka, beloved brothers and sisters. Hallelujah. In Mark, in Galatians chapter 6 to 9, makikita po natin dito na kung bakit napakatsaga ng farmer. Why? Because aari siya kapag siya ay nagtanim. Sabi kanina ni Sister Rowe, kapag nagtanim ka, ayaani ka. Purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo ay alam po kung tayo po ay nagtatanim at darating ang araw ay tayo din po ay aani kung hindi po tayo mapapagod. Amen! Praise the name of the Lord. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa James, pinipicture po ni James dito that the Christian is a spiritual farmer. Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid, kung hindi siya magsasaka, you are a spiritual farmer. 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 Hallelujah. Praise the Lord. In Luke chapter 8, verse 11, turn your Bible in Luke chapter 8, verse 11. Dito po natin makikita mga kapatid, the parable of the sower. Amen. Sabi po niya, now the parable is this, the seed is the word of God. At yun po tayo po mga Kristiyano, ang itinatanim po natin, dahil tayo po ay spiritual na magsasaka, ang itinatanim po natin na buto ay ang salita ng Diyos. That's why I said that we are spiritual farmer. Amen!
pag tinamnan mo sa salita ng Diyos, ang isang tao, nababago ito. Kapag nagsalita ka, and you encourage them to read you the words of God, nababago ang buhay ng tao. Sabi ng Brother Oswald kagabi, I'm sorry to use Brother Oswald, sabi niya kagabi, noon, wala akong pasensya, laban kong laban, patay kong patay. Pero dahil na sa Panginoon ako, nandoon na yung pasensya, nandoon na yung pagtitiis, pagpipigil sa sarili. Amen! Dahil natamnan siya sa salita ng Panginoon, tinamnan siya ng mga spiritual powers na katulad mo at katulad ko. Amen! Dahil ang tinatanim ng isang Kristiyano, hindi lang ang pubutil ng ampalayan. It is the Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. And, tayo po ay aangin mga kapatid, kapag nagtanim po tayo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. But sometimes, beloved, sometimes, yung pong mga puso natin, sometimes very cold, sometimes nanlalamig po yung puso po natin, and the Lord has to plow them up before He can plant the seed, beloved brothers and sisters. Sometimes ganun po, sometimes meron pong matigas na puso, malamig na puso, na ang Diyos po ang magbubungkal nun bago tamnan ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil naniniwala ko mga kapatid, wala pong matigas na puso sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil napatunayan ko po yan, hindi lang sa nakikita ko, maging sa aking sarili. Matigas din ang puso ko, matigas din ang utak ko, matigas din ang ulo ko. But when the Word of God came into my heart, nandoon po yung pagluha. Amen. Because it is the Word of God. Hallelujah. Na talagang pinitrit niya maging ang ating mga laman, ang ating kasukasuhan, ang ating mga buto. But it is the Word of God. It is very powerful. Hallelujah. Sometimes, nagkikwentuhan po kami ni Deacon Nuni. Iba rin pala si Deacon Nuni nung siya pa ay hindi nakakilala sa Panginoon. But, when God, nung nalaman niya ang katotohanan dito sa Korea about sa Lord, tignan niyo po ang buhay niya ngayon. Kahit matigas siya tignan. Pero sa bowling, hindi. Sa mukha lang. Sa mukha lang matigas.